kailangan matanda ng tao to eh. Si Rose Vargas, guys, isa talaga yan sa mga pinakabigating scorer sa UAAP. As in, eto, I have the stats. So, season 74. Oh, yan ang pangalan mo, Vargas, Rosemarie. O, 222 points. Oh, so mga kasabayan mo dyan, Maru, Banaticla. O, si Mama Fille, nandyan, number 3 si Mama Fille. Si Alyssa o mga teammate mo sa cream line. O, ayun o, kayo-kayo yung mga naglalaban sa UAP dati. O, si Aby, si Chang Aby, Maraño, Bang Pineda, Cain Nepomuceno. O, si Pao Soriano, number 7. O, nagsama kayo sa cream line. Nagsama kayo sa cream line ni mga scorers to araw. O, ito Rose, naalala mo pa ba yung mga araw na yan na, nako, kamatch up ko si Valdez ngayong araw. Nako, Banaticla naman ngayon. Nako, Lasal. Naalala mo, na-motivate ka ba nung time na yon na o parang ikaw, de, kaya ko to. Ano ba yung mindset mo nung time na yon na makaharap yung mga ibang mga scorers ng UAP? Kasi sir, nung that time yung panahon na yan, hindi kami humahawak ng cellphone or hindi kami umaano sa internet. So, okay, hindi natin yung mga ganyan. So, hindi mo alam na ikaw yung nauna. Oh, hindi. Nang ganun. Kasi nga, ang sabi ni Coach Ness, parang sabi niya, kaya kitang gawing best scorer, best setter, best dealer. Kung maniniwala at makikinig ka lang sa akin. Yun yung sabi niya. Okay. Kaya that never kaming nakikinig or nakakaano lang sa mga inter-internet kasi that time wala namang key eh. Wala kang cellphone na maganda. Ang cellphone mo, dipad lang. So, wala kang time para mag-check online. Ano sabi mo? Yung cellphone mo? Ano lang? Dipad lang, sir. Wala lang. Yung parang meron lang akong communication sa family ko na eto ko ma, okay ako. Mag-aaral ako. Eto po, nag-training kami. Parang ganun lang, sir. Yun. Ganun lang. Opo. Nakiki-internet pa kami, sir. Tapos, syempre, ang hinayang ka magpunta ng internet shop kasi nga, hindi naman ganun kalaki yung allowance mo. Ipang-internet mo, ipang-internet mo na lang. Or kung kamo mag-internet, yun talaga yung parang kailangan mag-research or school lang talaga. Yeah. And sa amin kasi, hindi rin ganun kalakas yung wifi. Kung mayroon mang laptop yung mga katimate ko, hindi rin ganun kalakas yung wifi. So yung laptop na magagamit mo for paperworks lang talaga sa dorm nyo. Yun lang. Ngayon, sobrang ano na. Grabe. Daily na. Kahit saan. Kahit bata, may cellphone nga eh. Kaya yun lang din siguro, sir, yung isa sa naging motivation namin na parang yun nga, makinig nga lang din sa sinasabi ni Coach Ness. Kasi ang sabi niya, ang social media daw, toxic daw yun eh. Sobrang daw, bata ka eh. Bata ka. Parang may makita kang bashers. Or mabasa ka na sasabihin sa'yo. Siyempre, sensitive ka pa eh. Hindi mo pa alam kung ano yung feeling mo nun eh. Parang hindi pa kayang i-manage yung sarili mo that time. Parang sabi niya, kung gusto niyo magtuloy-tuloy or umabot hanggang dulo, sabi niya, huwag kayong mag-internet or huwag kayong magpasa ng mga ganyan kasi nga hindi yan nakakatulong sa inyo. Yun lang din po yung tumatak din sa isip namin. And okay. Then, thankful kami na wala kaming mga gadget na ganito at is hindi kami na-tempt na. Basta. Ganun lang, sir. Pero ito, Rose, I'm sure. Atleta ka eh. Hindi, siyempre, competitive ka rin. Alam ko yan. Like, kanino ka ba pinaka na-challenge sa UAAP? Like, challenge ka ba? Like, say, Alyssa o yeah, kay Aby. Ano yung mindset mo nung nakakalaban mo yung mga yan? Siyempre, sir, yung mga dumarating na balita sa akin, ay, ang lakas daw niya ganito, ganyan. Kasi individual skills kasi, malakas for you eh. Nang ngayon, nagsama-sama sila, edi mas lalong malakas yan. Pero isa ko talaga sa na, ano ko, kay Maru. Okay. I'm sir, rival yan eh. UST-FEU, di ba? Yes. Nakakala, eh, kasi that time din, nasa amin din din si Coach Shock noong time na yon. So parang, yung time na yon parang grabe yung training namin. As in, grabe talaga. Nag-final four po ata kami dyan eh.
part kami ng final four din. Kaya sabi namin, kailangan namin talunin to. Eh, yung lineup nila, may Maika Ortiz pa, may Bungkula sila that time, tapos may mga, oh, sabi ko, lakas din talaga. Eh kami, yung time na yon talagang rookies talaga kami. Rookies talaga kami. Yung sir, sabi ko, sobrang blessed naman talaga natin. Well, sabi ko naman din talaga na parang, hindi naman ibibigay sa amin to kung hindi namin pinaghirapan. Nagulat na lang kami ng araw na yun na parang pinapatawag kami sa athletic office na parang may invitation daw for UAAP na pasok nga daw kami tatlo sa awardees. Sabi ko pa nga, ano yung ibig sabihin nung pag pumasok ka sa award, ano mako, may pera ba yun? Parang ganon. parang meron nga daw trophy, ceremony bago daw matapos yung UAAP, ganyan-ganto. Yun. Ang sarap lang sa feeling na nakasabayan ko sila, nakabang ko sila, na naging, di naman sa sir, siyempre i-claim ko na, tapos naman na, parang naging number one pala ako dun sa mga time na yun. Sabi ko, sobrang happy ko din. Parang, grabe, kalabang ko lang. Tapos may teammate ko, number one na sa Pilipina. Ganyan. Yun, kahit sino yung tao, naman din mag-isip yun eh. Kaya sabi ko, grabe, sabi ko ganyan. Oh, ngayon, dati nga, team, kalaban lang kita eh. Di nga ako nakakaano sa amin eh. Eh, ako nga dati number one sa stats eh. Tapos may teammate ko na, yun ako ganun, sir. Tapos lang sa feeling pag binabalik ng kanho ko. Rose, during that time, magkaibigan ba kayo? As in, kinakausap mo sila Alyssa, sina Maru, or hindi? Hindi. Si Ate Phil, very friendly lang talaga niya. Talaga. So Ateneo Day is friendly na si Phil, ha? Opo, nang babati talaga siya. Na parang sabi niya, uy, sabi niya, huwag mo namang lakasan. Sabi niya, ganyan. Ang braso mo, ganyan, tingi naman. Friendly niya and approachable siya. Parang Ateneo Days pa lang. Until now, syempre, sobrang. Ay! Kung friendly si Phil dati, ngayon, mas ano na, may feel mo yung mama vibes na eh. Oh, so, yan. Siya lang yung mga nakakaano ko. Dati kasi natatarayan ako kay Maru. Kaya siguro ganun din yung ganun din yung pakikipag-competensya ko sa kanya. Pero rin, good naman po. Kasi pag nakikita kita, hello, ganyan, ganito. Kasi pag volleyball talaga. Kalaban. Pero pag labas naman po, wala naman kaming samanan loob sa isa't isa. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.